Hello guys! I am Karina and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog, ay gusto kong i-share sa inyo ang naging epekto sa akin ng Lumiglutathione sa loob ng 7 araw na pag-inom ko nito at gusto ko ring ibahagi guys yung public health warning ng FDA tungkol sa Lumiglutathione. Kahit hindi na natin patatagalin guys, umpisahan agad natin to. Before we start, para sa mga bago sa aking channel, ay please, please do subscribe and click the notification bell in case na magkaroon ako ng bagong video ay ma-notify agad kayo. At guys, special shoutout sa aking mga viewers, lalong-lalo na sa aking mga kapwa OFW na walang sawang nanonood ng aking mga videos. Shoutout guys at lagi kayong mag-iingat kung saang bansa man kayo naroon. So guys, itong Lumiglutathione ay nabili ko sa isang shop dito sa Dubai, United Arab Emirates sa halagang 50 dirhams isang bote. At ang isang bote niya guys, ang laman ay 60 capsules, 30 na color white at 30 na color pink. So yung white guys ay pang umaga at yung pink naman ay pang gabi. At dalawang beses ako umiinom nito sa umaga at sa gabi. Sa umaga guys, ang tinetake ko ay 2 capsule na white at sa gabi naman ay 2 capsule na pink. So ayun yung advisable na nakalagay sa kanyang box. Yung box nga pala nito guys ay naiwan ko sa flat namin kaya itong bote lang yung napepresent ko sa inyo ngayon. So 2 yung iniinom ko sa umaga at 2 sa gabi. Minaximize ko na yung allowed na pwedeng inumin dahil gusto ko din namang makita agad kung may magiging epekto ba siya sa akin. Kaya minaximize ko yung pag-inom ng capsule na to. So far, ay wala naman akong naramdaman na kahit anong pananakit ng sikmura kapag iniinom ko to. Especially kapag umaga, dahil guys, tuwing umaga, hindi ako nagbe-breakfast. May iniinom lang ako na drinks tuwing umaga. At yun lang yung pinaka-breakfast ko. At isinasabay ko na nga itong Lumiglutathione. So, hindi naman sumakit yung sikmura ko sa pag-inom ko nito kahit na hindi ako nag-breakfast ng maayos. Sa gabi naman guys, ang napansin ko na naging epekto niya sa akin ay hindi siya nakakaantok. Hindi ako inaantok kapag iniinom ko to. Pero guys, yung kapag nakatulog na ako ay deep sleep, kumbaga mahimbing yung pagtulog ko sa gabi. Kaso, ang problema naman guys, pag umaga, nahihirapan naman akong bumangon dahil inaantok pa ako. So, yun talaga yung naramdaman kong pinaka naging epekto niya sa akin in 7 days. Mahimbing yung tulog ko, pero nahihirapan naman akong bumangon sa umaga dahil nga inaantok pa ako. So, ayun guys. Sa gabi guys, naramdaman ko din na sobrang uhaw ko. Lagi akong nauuhaw, lalo na kapag umaga. Siguro, pag umaga, after effect ng pag-inom ko sa gabi, tuwing umaga, sobrang uhaw na uhaw ako. Napapalakas yung pag-inom ko ng tubig dahil dito sa Lumi. Pero kapag araw naman guys, hindi ko masyadong nararamdaman na nauuhaw ako. Sa gabi lang at saka kapag gising ko ay uhaw na uhaw ako. At ito lang naman yung tinetake ko na gamot. Kaya tingin ko ay epekto yon ng Lumiglutathione. At guys, tungkol naman dun sa kanyang promise na whitening ay hindi pa natin masasabi yan dahil 1 week pa lang naman akong nagtitake nitong Lumiglutathione. Kailangan guys ay at least 3 bottles consistent na umiinom bago mo makita yung talagang magiging epekto sa'yo ng product. At so far, dahil nga 1 week pa lang akong nagtitake nito, ay hindi ko makukonclude kung ako ba ay pumuputi ng dahil dito sa Lumiglutathione. Pero guys, ang masasabi ko lang, sa loob ng 1 week kong pag-inom nito ay wala namang naging masamang epekto itong Lumiglutathione sa akin. Ako po ay hindi isang eksperto at hindi rin po ako nagbebenta ng Lumiglutathione. Sineshare ko lang po sa inyo kung ano talaga yung totoong na experience ko sa pag-inom nito. At guys, nga pala, nag-decide ako na mag-try nito dahil yung Glutathione na iniinom ko o ininom ko last time ay
nagmahal ng sobra yung presyo niya, kaya naisipan ko na humanap ng ibang glutathione na sikat ngayon din sa market. At ito nga guys, tulad nung nabanggit ko sa isa kong vlog, ay ina-advertise din ito ni Ivan Alawi at ng iba pang artista, kaya naisipan ko na ito yung itatry ko dahil nakalagay din dito na ito ay made in Japan. Pero guys, today lang sa aking pagbabasa-basa bago ko umpisahan tong vlog na to, ay nakita ko itong public health warning. Ipa-flash ko dito sa screen. Public health warning, pinrint ko siya guys at gusto kong i-share sa inyo, gusto kong basahin sa inyo yung nakita ko kanina. So ito guys ay public health warning against the purchase and consumption of the following unregistered food supplement. So ito ay FDA Advisory 2022-1038. So ayan yung kanyang reference number. Ipa-flash ko din sa screen guys para mabasa nyo ng mas malinaw. Ito guys ay nirelease ng FDA noong April 29, 2022. So this year lang, pero guys ito ay April pa. So upon filming ng videong ito, ngayon ay September. Itong binabasa ko ay April at nag-try din akong mag-check guys kung meron pa bang ibang advisory after ng April, ay wala naman akong makita. At nag-check din ako guys sa portal ng FDA kung ito ba ay registered or approved ng FDA, ay wala akong makita. At ito guys, ipa-flash ko sa screen, yung screenshot ng mga paghahanap ko kanina. At guys, balik tayo dito sa public health warning ng FDA tungkol sa Lumi. So guys, inuulit ko ha, ito ay na-release nung April pa. At ngayon ay September na 2022. Hindi ako sure guys kung ito yung pinaka-updated, pero isa-share ko pa rin sa inyo. So guys, ang nakalagay dito ay, ayun nga, tulad nung binasa ko, public health warning against the purchase and consumption of the following unregistered food supplement. So tatlo yung naka-line up dito, at yung number 3 is yung Beauty Bolt Lumi 24 Hours Glutathione Capsule Dietary Supplement. So, ito yon, Beauty Bolt. Ito yon guys. Lumi 24 Hours Glutathione Capsule. So, ito yung number 3 dito sa kanyang listahan. At ang nakalagay nga dito ay the Food and Drug Administration warns all healthcare professionals and the general public not to purchase and consume the following unregistered food supplement. So, unregistered siya sa FDA noong April 29, 2022. So, ito yung picture niya, guys. Papakita ko din sa inyo yung color dyan sa screen. At babasahin ko yung nakalagay sa kanyang third page. The FDA verified through online monitoring or post-marketing surveillance that the above-mentioned food supplements are not registered and no corresponding certificates of product registration have been issued. Pursuant to the Republic Act No. 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009, the manufacture, importation, exportation, sale, offering for sale, distribution, transfer, non-consumer use, promotion, advertising, or sponsorship of health products without the proper authorization is prohibited. Since these unregistered food supplements have not gone through evaluation process of the FDA, the agency cannot assure its quality and safety. All concerned establishments are warned not to distribute, advertise, or sell the said above-mentioned food supplement until CPR or Certificate of Product Registration are issued. Otherwise, regulatory action and sanction shall be strictly pursued. Always check if a product is registered with the FDA by using the FDA verification portal feature accessible at verification.fda.gov.ph. You may also look for the FDA registration number on the product label if available, or simply type the name of the product. All law enforcement agency and local government units are requested to ensure that these products are not sold or made available in the market or areas of jurisdiction.
The Bureau of Customs is urged to restrain the entry of the unregistered imported products. For more information and inquiries, ayan. So guys, basically, ay yun yung nakalagay sa public health warning ng FDA. So ang sinasabi lang dito guys, ay hindi ito registered as of April 29, 2022 at dahil nga hindi ito registered at hindi naman ito na-test ng FDA ay hindi nila maa-assure yung safety ng pag-inom ng product na to. Pero guys, inuulit ko, baka ako ay mabash, itong public health warning na to guys ay April 29, 2022 at ang filming ng videong ito ay September 2022. So medyo matagal na to at hindi ko alam, hindi ko pa nahanap, nagtry akong maghanap pero hindi ko nahanap kung ito ba ay approved na ng FDA as of this date. So guys, dahil nabasa ko to ay medyo ako ha guys, ako ay na-discourage sa pag-inom ko nitong Lumi. Pero so far naman sa pagte-take ko nito ay wala namang talagang masamang epekto bukod sa nahihirapan akong gumising sa umaga, wala namang ibang masamang epekto itong Lumi Glutathione personally guys sa akin. At yun lang guys ang gusto kong i-share for this vlog. At guys, lagi kayong mag-iingat kung saan bansa man kayo naroroon at God bless sa ating lahat.